Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulecho. Ang time mo dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinoy Mystery Channel. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, naku po, China nagkalat ng lason warning sa Pilipinas. At yun, bago ang lahat, ito ay ating reaction video lamang. Ano mang sumasalarawan dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play natin. Bansang China, tinatahanan ng 1.4 bilyong katao, ang pinakamalaking exporter ng mga produkto sa buong mundo. Bagamat malawak ang lupain sa bansa, isa din ito sa pinakamalaking nag-i-import ng mga pagkain mula sa ibang bayan. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit kailangan itong bumili ng pagkain sa iba kung 70% ng lupain doon ay ginagamit na sakahan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may nakatagong problema hinggil sa nakalalasong kemikal ang inaani sa bansa at ang masaklapay, binibenta ito sa Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Panghihimasok ng mga komunista sa West Philippine Sea ay palagi nalang laman ng mga balita. Sa laki ng lupain ito, hindi na nakontento sa sarili at inaangkin pa ang halos buong karagatan ng South China Sea. Pero hindi lamang ang pang-aabuson ang nababalitaan ng mga netizens, pati rin ang kinakalat nitong carcinogenics. Kapag sinabing carcinogenics, ito ay mga elemento, organic man o gawang tao, na nagdudulot ng sakit na cancer. Madalas nang naririnig ang sakit, pero bihira lamang ang talaga nakakaunawa nito. Ayon sa cancer.net, ang cancer ay dulot ng sobra-sobrang pagdami ng mga may sakit na cells sa isang bahagi ng katawan. Kung ito ay malignant, ito ay kakalat at makamamatay. Sinabi sa World Data na pangalawa ang cancer sa mga dahilan ng ikinamamatay ng marami. Kaya naman iniiwasan ng taong bayan ang mga pagkain na nagdudulot nito. Sa kabilang banda, pagdating sa China, kilala ang bansa sa pinagmumula ng pagkain puno ng mga carcinogens. Paano ito nangyari? Ang balita ng Reuters noong taong 2013 na sinabi mismo ng isang opisyal ng gobyerno sa China na sobra sa 3 milyong hektarya ng lupa ay masyadong polluted na para pagtamna ng pananim. Sinabi din yan sa AP News na ang mga opisyal doon na nagsabi na 5% o 20% ng lupang sakahan sa bansa ay polluted. Halos kasing laki ng buong Palawan Island. Dahil dito, nagpasya ang mga otoridad na huwag nang pahintulutang gamiting sakahan ang contaminated na lupain. Kaso, may problema dito. Magkukulang ang pagkain sa bansa. Kaya mula noon, lumaki ang pag-angkat nito. Gayunpaman, hindi pa rin lubos ang dumarating sa bansa. Kadalasan ay, hindi ito kayang bili ng mga mahihirap. Siyempre, ayaw ng mga inchik na magkaroon ng tagutom. Dahil kung natatandaan, yung pinakamalaking tagutom sa China noong taong 1959, may 30 milyong mga inchik ang namatay. Kaya kung kulang ang inaangkat na pagkain at milyong hektarya ang hindi maaaring sakahan, upang makaiwas muli sa tagutom, nakahanap sila ng solusyon. Pagpasok ng taong 1990s, ilang pamaraan ang kumalat sa mga probinsya sa bansa para ang sumagip sa kanila sa napipintong kagutuman. Paglipas ng ilang dekada, tila ba nabigyang solusyon ang kawalan ng pagkain doon? Dahil nawala sa balita ang krisis. Kasabay nito ang pag-asenso ng China pagdating ng maraming negosyanteng dayuhan, pagtayuan ng malalaking apartments, at pagdagsa ng mga kumpanya mula sa ibang bansa. Hanggang naging pangalawa ito sa pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo. Salamat sa kasaganahan sa pagkain at nasusustentuhan ng sobra sa 1 bilyong mamamayan. Masaya na sana ang mga pinunong komunista.
hanggang lumabas ang isang nakakasukang balita. He's author of The Coming Collapse of China, as well as China is Going to War. Join me right now to talk more about the threat of communist China. Kaila sa marami na hindi pala nabigyang solusyon ng problema sa pagkain, ito ay napagtakpan lang ng mga nakamamatay na kemikal. Ayon sa The Economist, ang napapabayaang peligro sa China ay ang nakalalasong lupa. Ayon sa ulat, isa sa mga sakahan na nasa probinsya ng Hunan ay aani ng mga 1 toneladang bigas. Pero dahil sa polusyon, ang ani ay nakalalason. Tapos inulat sa Circle of Blue na ang patubig sa mga sakahan halos ng buong China ay maduduming labi ng mga pabrika puno ng mga nakalalasong kemikal. Tapos binanggit sa China Dialogue na sobra-sobra ang paggamit ng mga magsasaka doon sa mga may lasong fertilizers at mga pesticide upang dumami ang ani. Solusyong tila may malaking peligro. Yan nga ng mga kabalita natin, no? Grabe yung sinasapit ng mga chekwang to ng China na tila nga ba eh. Yan nga yung nagiging sanhinga syempre na nga talagang kakulangan, no, sa pagkain ng mga chekwang to ng China. Ito nga tila nga ba kakulangan nga sa pagtatamnan dahil tila nga ba yung mga nakakalason na umano'y nakasangkap dito nga, no, sa kanilang mga pagkain eh. Talagang ito yung nga nangyayari. At talagang ito ang nagiging malaking problema ng mga chekwang to ng China. Kaya't ganun-ganun na lamang, no, na maghanap ng pwede pang mapagkunan ng mga pagkain itong mga chekwang to, itong China. Kaya yung paghahabol din nila, no, sa mga tila nga ba teritoryo na nais nilang kunin eh. Na isa rin sa talagang nagnanais din sila makakuha o makahanap pa ng talagang pwedeng pagkukunan nga ng pagkain. Kaya ganun-ganun na lang yung tila nga ba nagiging hakbang o gawain itong mga chekwang to, yung mangubkob at manguha nga ng mga teritoryo para rin siyempre makahanap at talagang makahagilap din ng pwedeng pagkunan nga ng pagkain kagaya nga rito, no, sa mga karagatan, mga kabalita natin. At yun, tuloy pa natin. Ano ang kinaalaman nito sa bansang Pilipinas? Ang pag-asenso ng China ay may masalimuot na resulta. Ayon sa Yale Environment 360, na ang boom o pag-unlad ng China ay nakalason sa kanilang lupa at ani. Pinahayag na sa loob ng 3 dekadang pag-unlad ng bansa, nag-iwan ito ng isang sikreto na ngayon ay unti-unting lumalabas. Sikreto na may peligro sa kalusugan ng taong bayan. Pinatunayan ito ng OSVEG na ang ginagamit na pang-spray sa mga gulay sa China ay formaldehyde na nagdudulot ng cancer. Ayon sa ulat, 37% ng mga nakatira sa isang syudad sa baba ng China ay nakaranas ng problema dahil sa kanilang pagkain. Kahit mga prutas ay peligro din. Binalita sa Asia News noong taong 2012 na nagkaalat na sa Vietnam ang mga pagkain mula sa China na nagdudulot ng cancer. Dahil sa babala, binalita ng Troy Train News na pinagbalaan ng mga eksperto ang pinsalang dulot ng mga kemikal na preservatives na gamit sa prutas na mula sa China. Bukod sa mga nakalalasong pang-spray upang makaiwas sa kagutuman, gumagamit din ng peking pagkain ang mga inchik, katulad ng daga na pinalalabas na baka o baboy. Sinabi sa Daily Star noong taong 2013 na nasa kote ng kapulisan ang 20,000 toneladang ilegal na pagkain. Ayon sa ulat, kasama sa nakumpiska ay peking baka at baboy, pero mula sa fox, mink at daga. Wala naman. Grabe ng mga kabalita natin, kasama talaga yung daga na kung saan ito ang pinapalabas ng mga chekwang to ng China na umano'y karne ng baka. Ganyan yung tila nga ba, no, pagtatakip ng mga chekwang to ng China, no, sa kanilang tila nga ba pati sa pagkain na ito nga ang tila nga ba ginagawa umano ng mga chekwang to ng China na pinapalabas nga itong nga baka. Kahit ibang parte ito ng hayop ng mga kabalita natin, kabilang na dito, no, yung talagang yung daga na umano yung karne daw umano ng baka. At yun, tuloy pa natin. Man sigurong problema kung kakain ng isa ng daga. Pero ang mga ito ay tinuturukan ng mga nakalalasong kemikal upang lumaki ng lubusan.
kaya maaaring makamatay kung kakainin. Pati ang bigas sa China ay delikado rin. Noong taong 2011, inulat sa Time na 12 milyong tonelada ng bigas mula sa China ay may halong nakalalasong metal. 10% ay may halong bakal na cadmium na nagdudulot ng cancer. Hindi lang bigas, dahil noong ding taong yun, sa China Daily, na 17 paggawaan ng noodles sa probinsya ng Guangdong ang pinasara ng otoridad. Dahil sa hinahalo nila sa noodles ay tinta, mga pangkulay at wax upang pasarapin ng lasa. At ang pinakamalaking nabalita sa buong kasaysayan ng China hinggil sa kemikal sa pagkain ay noong taong 2007 kung saan halos 300,000 mga sanggol ang naapektuhan dahil may halong kemikal ang kanilang gatas. Ilan pa sa nakalalasong pagkain na mula sa China ay ang mantika mula sa Imbornal, ang asin na gamit sa paggawa ng plastik at peking dugo ng itik. Sa Gulf News taong 2007, ibinalita na naglunsad ang pamahalaan sa Pilipinas ng imbestigasyon sa mga pagkain mula sa China na may halong nakalalasong kemikal. Subalit mayroon bang katotohanan ang mga sinasabing nagdudulot ng cancer? Sinabi sa South China Morning Post noong taong 2016 na araw-araw, 7,500 katao ang namamatay sa cancer sa China. Inulat sa Kaixing Global na sa loob ng 15 taon, tumaas ng 20% ang namamatay sa cancer mula sa China. Sobra sa 2 milyon mula taong 2005 hanggang 2020. Siyempre, hindi ibig sabihin na magkaka-cancer agad ang isa kung kakain ng Chinese food. Kailangan lang na mag-ingat at piliin ng mabuti ang bibilhin. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pag-asenso ng China ay nakabubuti sa mamamayan nito at pati na rin sa buong mundo. Marami ang yumaman at nakaahon sa hirap. Subalit kung ang kapalit ng kaunlaran ay napakalaking peligro sa taong bayan, para saan pa ang pagunlad kung kapalit naman ay buhay? Dahil sa hindi maayos na pamamahala ng mga komunista sa bansa, ang taong bayan na nagbabayad sa kagagawan ng kanilang pamunuan. Ika nga nila, kung aakit ka nga't mahuhulog naman, mabuting sa lupay, mamulot na lamang. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol mga pahigat balita dyan na kung saan ito nga, yung nga tila nga balason dito sa mga Chekwang to sa China nga, yung mga chemical nga sa pagkain, no, yung nga tila nga ba nagiging nga problema ng mga Chekwang to o ng China nga pagdating nga sa pagkain na kung saan talagang napakaraming chemical umano na umano yan nakakalason nga ang tila nga ba nagiging sangkap nga umano ng mga pagkain nila na kung saan ito nga yung isa sa malaking problema ng mga Chekwang to ng China pati sa pagkain na talagang nga tila nga ba ginagawa nila ng hindi maganda lalong-lalo na no sa mga karne na kung saan tinuturukan pa ng mga nakakalasong nga chemical din mga kabalita natin. At talagang dito ay marami pang iba mula sa noodles na talagang nilalagyan na kung ano-ano nga talagang pampalasa. At talagang napakadumi nga mantika na mula sa Imbornal no mga kabalita natin na napakatindi ng mga lason na talagang dito nga no nakalagay sa mga pagkain nga ng mga Chekwang to ng China. Na isa nga sa nagdudulot ng nga cancer no mga kabalita natin na kung saan itong mga Chekwang to itong China talagang nga nagiging cancer na rin no dito nga sa kanilang mga pinagagawa. Lalo-lalo na no, sa ating bansa nga mga kabalita natin. At talagang ito nga nagiging dating ng umano'y lason nga na dala-dala o hatid ng mga Chekwang to ng China nga. No. At yung iba pang mga patungkol mga pahayagat balita dyan at kayo, kayo na bahala magkomento sa ibaba nang nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre ay nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinoy Mystery Channel. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.